but ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Which in time past were not a people, but are now the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Salamat sa inyong mga salita. May po yung gabi ngayon about desiring the right things, Panginoon. Mga bata, mga matanda, Panginoon. Lahat kami, Panginoon, nawa. Magandir namin na kayo po ay nag-set ng mga bagay na tama. At nawa ito'y minsan din namin gusto, but nawa ito'y gustoin namin, malagandir namin na ito'y mga bagay na sinet nyo sa aming harapan para gustuhin, Panginoon, at dito kami mag-duet, Panginoon, sa mga bagay na tama. We pray na nag-indian namin to Lord, may encourage kami. Hindi na kami umalis, Panginoon, sa iyong kalooban. We pray na ating magagabay ng umaga. Ang mga puso't isipan, Panginoon, yung lingkod, Panginoon, ay we pray. Lahat, Lord, happy. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Morning po sa lahat. Morning. Title po nito is Desire the Right Things. Okay, meron ako dito. 1, 2, 3, ang dami kong pages. Pero sagit lang po ito, pero hindi ko hindi na matapos, no? Kasi na-din na yun. Ha? Na-din, sila dyan. Mamaya ako pa na sila. Lahat sila? Oo. Kasi na Hannah. Mabuti natin. Hannah. Saka mahaba naman pa ito ito eh. Pero again, maganda yung ano. Jeff andito eh. Kasi ano eh, gulay nga kayong dalawa. Ay, magulo ah. Oh, sino dito ang ano? May baby. Kapatid. Ito yung baby, wala tayong baby ngayon. Siya ano, malaki na. Ilan taon na si Ryzen? 4. Oh, laki na nga eh. Si Jared may pinakamalit dito. Nag-CL din. Okay. Ano mga kailangan ng baby? Pag umiiyak yan, anong kailangan yan? Gatas. Ano pa? Kapag nakainom na ng gatas? Labo. Labo, yan. Labo na ng steaming yan. Ibigin na ng labuan. Oh, tahimik na, di ba? Minsan, pagutom, pagkain. Pag madumi siya, umiiyak din yan. Okay? So, bakit kasi sabi dito sa ating text na sa as newborn babes desire the sincere milk of the word that you may grow thereby. So, sinong baby dito? Ngayon. Baby Kristiano. Mabago. Si Maros. Kailan ka naligtas? Alam mo pa? Dito, so, baby ka, di ba? Baby Christian. Si Hannah. Kailan ka naligtas? Alam mo pa? Hindi na. Salim. Last year. Last year lang? Last year. Yan. 2019, di ba? Bilis na pala. Si Redden. Ligtas ka na ba? Kailan ka na ligtas? Hindi ko na malala. Pero dito na ba yun? Dito na. Si Len. Kailan na ligtas si Len? Last year lang. So, alam yan sa inyo dito, di ba? Mga baby Christian. Para sa inyo to. Pero, lalaki na kayo, di ba? Isang pabebe lang. Iba yun, di ba? May patanong gusto pag-usapan yung mga baby kasi nga, dalawa yan eh. So, when you're saved, you are born into the family of God. Diba? Born again. Okay? So, yung spirito nyo ngayon ang inanganak o binuhay. Pwedeng ganun. So ngayon, anak ka na ng Diyos. So, pero hindi ka dati ko na, si daddy, matanda na. Tapos saka lang siya naligtas. So kahit iba yung physical, iba yung spiritual. Amen? Kaya konsiderasyon po yan, kaya mag-usapan natin yan. Yung pwedeng tukoyin yung minsan, yung mga taong ganun, matanda na sa edad, pero baby Christian.
So yung pastor, alam niya yun. Pero yung isang magkakapatid, isang hindi nagkakaano eh. Hindi tama yung konsiderasyon. So, mag-usapan din natin yan. Okay, sa mga kailangan ng baby, marami. Pero kayo, anong gusto niyo sa buhay? Sige, isa-isay natin. Mahirap sa walayan mo ba eh. Anong gusto mo sa buhay? Huwag muna yung mga spiritual masyado ha. Unahin ko yung mga... Si Maros, anong gusto mo sa buhay? Parang alam ko na yung ano, isa. Ano yung gusto mo sa buhay talaga? Yung pinaka gusto mo sa buhay? Ano na? Maging? Happy family. Happy family, okay. So ngayon, yung pamilya mo ngayon. Tsaka, pwede rin yung next na family mo. Naisip mo na ba yun? Mag-asawa ka ba? Bata pa eh. Pero so, isipin nyo na rin yung panalangin nyo. Okay? Alam mo na yung mga problema, di ba? So this time, dahil alam mo yung mga problema sa mag-asawa, at maging matalino ka, di ba? Then, ganun yun. Alam mo na eh, nakita mo yung ibang pamilya, gulo. Di ba? Nagsusuktokan yung mag-asawa. Gusto mo yun, ha? Ito, hindi mo gusto. Tapos makikita mo yung anak, yung gulpe. So, extreme, gano'n. Iba naman, lasinggero. Sino lasinggero yung tatay dito? Huwag nyo na yung tasa kami niya. Ganon ganyan, di ba? Mga tuwa ba kayo sa gano'n? Sabi nga sa survey, talagang yung mga, ano, yung iba na sumusunod doon, so mali yun. Pero iba, kung hindi sumunod sa paligid lasinggero, galit yun sa magulang. Tatay especially, yung mga anak. Hindi maganda, di ba? So, kung ano pa yung gusto mo sa buhay, si ano naman, si Len. Yung gustong-gusto mo talaga. Kasi pag-uusapan natin eh, mga gusto natin. Kaya sana magustuhan niya rin kung yung sir mo. Yung gusto mo talaga, Len, sa buhay. Magandang buhay. Ano yung magandang buhay? Kaya man. Ayos yun. Tingnan natin, ito maganda, specific eh, family. So, masayang pamilya, kahit mahirap, okay lang. So, masaya, di ba? Pero isa kasama yun eh. Ay, pag may pera, medyo masaya rin. Di ba? Ano specific? May kinabukasan. Lahat ng time may kinabukasan. Maganda, di ba? So, alam nyo na yun, mga bata, di ba? So, paano may... Kasi yun eh, may pera, may bahay, sakyan, pagbakasyon, every year. Kaya naman na yun. Kaya nga, hindi nagpapakasyon. Pagbakasyon namin sa Lorraine. Si Rafi, anong gusto mong... Pagbakasyon ko na. Anong gusto mong buhay? Ah, gusto mong... Pinaka gusto mo sa buhay mo, mangyayari. Naisip mo na yan, ang tama na. Ten. Grade 5, grade 6. Oh. Anong gustong-gusto mo sa buhay? Okay, mag-reflect na kayo. Handaan yung sagot niyo ha. Tanongin niyo lahat. Lalo yung mga ano. Ano ba? Walang gaya-gaya ha. Ano yung definition ng maayos na buhay? Ano picture mo? Please, bigyan mo kami yung picture. Sige, ayaw mo yan. Ano yung picture na maayos na buhay? Nag-aaway yung mag-asawa, ganun ba yan? Diba? Hindi. So, mamahalan kayo, di ba? Sa pagtanda nyo, kayo pa rin. Walang iwanan, di ba? Si Ashley. Yun. Kasama kasi yung mga manado niya nag-abroad. Mahirap yung ano, di ba? Si Jackie. Pag-isipan niyo dapat, ha? Ha? Anong gusto mo sa buhay? Lola. Saan ba si Lola? Ah, sa langit. Ah, saan? Hindi siya. Okay.
Anong gagawin niyo pag magkasama na kayo? Masaya kasi, di ba, pag magkasama yung mga sa buhay. Sino pa? Si Isigel? Yan, mga bata, gano'n. Pag nakatapos ka ng mag-aaral, ano pa? Kasi mahirap mag-aaral, di ba? Eh, bakit pa ba? Mahirap ulit. Kaya tama rin yung mga goal ng mga bata, magtapos kayo. Kasi iba, di nagtatapos, nagbubuntis, nag-iadi. Mawawala ng gana sa buhay, ang hirap. Amen? Joshua, mag-isip ka na dapat, ha? Ang gusto mangyayari sa buhay, magkaroon, makamtan, ha? Tapos ang pag-aaral, o tama na, wala nang pwedeng gumaya nun, ha? Galing! Ano yung magandang trabaho? Paano mo sa akin magandang trabaho? Ha? Pakisama. Hindi samahan. Okay. Si FF. Oh, tatago ka na dyan eh. Nakita naman kita eh. Ano? Anong gustong-gusto mo? Bukod dito sa laruan mo. Mamaya, babalik ko yan ha. Office yan eh. Anong gusto mo sa buhay? Please. Hindi mo alam. Oh, sige, sabihan kita mamaya. Ikaw, Regen. Ano kayong magandang trabaho? Engineer. Paano mo sabi maganda yung trabaho? Pare-pare yung trabaho yan eh. Ha? Sahod. Si Neil. Anong gustong gusto mo sa buhay? Bili mo na, bili na ka. Ano yan? Mag-iisip ka ba? Kaya na tayo mag-iisip. Ang laruan niya, okay na yun. Joshua. Joshua the Samora. Ako kausap mo, ano yung maganda? Ano daw? Ano gusto mo? Magandang laruan. Paglaki mo na. Ano tayo naglalaro? Sige. Mga spiritual naman. Ay, dito naman tayo kay Hana. Ha? Hindi ko alam. Ano yung gusto mo? Ngayon, ano yung gusto mo? Ano yung pinaka magbibigay sa'yo ng kasiyahan? Hiya ba kayo? Ano? Hindi nyo lang sinasabi ko sa inyo, hindi nyo sinasabi, no? Naramdam ko yan. Ano po yung kwento ng buhay nyo? Ano? Ha? At least nag-isip kayo ngayong umaga, di ba? Ha? Ah. Ilan taon na si Anna? 11. Tanda ka ng mga pita. Kasing edad na. Go! Bilis, nakandali sa lino. Bilis! Ubus yung oras natin eh. Ano gusto mo talaga? Ano yung pinapangalap mo ngayon? Nag-play mo? Nag-play ka ba? Ha? Ano? Gusto mo na ba ng boyfriend? Nakaka pa eh. Masasali na. Go. Ano po, maging steady yung buhay. Yun, maging steady yung buhay. Yung ano po, walang masyadong hardships. Yan, ano yung hardships? Yan. Kadalasan naman ganun, di ba? Kaya sabi niyo, gusto niyo mag-ayos sa pamahal, mag-ayos sa buhay. Ang maayos sa buhay na feature sa buhay, dito sa Earth pala, yun nga, tabi sa amin ni Isalim. Kasi minsan, ang hirap ng problema bukas, problema mamaya, problema naman next year. At ngayon, wala tayong makainin bukas, wala tayong
and more. Google Pay pa yung mag-asawa, tapos ano pa. Ang hirap ng gano'n, di ba? Pero ngayong umaga, mag-aalala natin yung... Kasi ang dami yung sinabi, iba sa'yo, ayaw mong sabi. Wala ako na lang, yung iba. Kaya iba po, Facebook, ano yung gusto ng mga panay Facebook? Mas... Sa Pucha, mas mag-aalala pa kayo share-share, tapos magtatawa na ngayon, di ba? Anong gusto niya pag gano'n? Saya, ano yan? Popularity. Popularity. Diba? Ay, sikat ako. Ang dami kong followers. Ano ang ginagawa mo? Eh, yung mga maraming followers, alam ko, mga kalokohan eh. Pabastosan yan. Dahil follower niyan. Hindi ibig sabihin maraming kong follower, maayos ka. Amen? Iba naman kasi, sobrang yaman eh. Iba, sabi nila, sa mga libo, lala ko pa na yun. Iba, magsusulat ng libo, wala naman kwenta-kwenta, pero bestseller. Ano nangyari yun? Ginagawa nila, binibili nila mismo sa pagre-regalo nila. So, yung sabihin, pera-pera lang, di ba? Tapos sasabihin, bestseller. Ay, iba, siguro maganda to kasi bestseller eh. Bibili na rin. Iba, ganun din sa showbiz, di ba? Gusto nila popularity. Sabi ko nga sa inyo last time, hindi naman tayo bastos. Pero naging nangyayari talaga sa showbiz. Mapatuloy ang kanina yung bakla. Para lang sumikat. Alam niyo ba yun? Kaya sana huwag kayo mag-desire, ha? Yung mga umaten dito, isa nga dito, nahihiyaan na eh. Pero sana, makabalik pa, di ba? Na biktima lang naman kayo, hindi nyo kailangan pangatawanan yun, amen? Amen. So, pero karamihan dyan, ganyan. Yung ibang hindi na natatouch ng ganyan, later, sinasama na, ikisaw-saw pa dyan eh. So, may effect sa buhay mo, okay? So kaya pag-usapan natin yung umaga, may mga gusto ka, ano ba yung dapat mong gustuhin? Kasi, minsan may gusto ka, may naalala ko, nasabi ko na nung isang, kaya nga hinahanap ko yung preaching ko nito, hindi ko makita. Pero may preaching na ako parang ganito rin eh. Nakakwento ko sa inyo last time yung Stephen, di ba? Ano Stephen, bata pa yun, siguro mga 7 years old. Pinuntuluan ko. Kaya, anak ko yan eh. Sabi niya, may gusto siyang gawin, sabi ko, masama yan. Hindi ka lang laging pwede paluin. Diba? Kaya tinutuluan mo, eh gusto ko kasi yun eh. So anak, hindi lahat ng gusto mo, tama. Hindi lahat ng tama, gusto mo. Kung maganda yung tama, gustuhin mo. Kung ayaw mo ngayon yan, alamin mo kung paano gustuhin yan. At ulan ng pagpunta sa church, ng maaga, diba? Ano pa, minsan sa church din, last time na dito, parang may nag-aaway pa eh. Kasi naiintindihan ko yun, kahit sa mother church, hindi mo kasi bago yan. Kasi magkakwentuhan dito, eh sinari, no? Galing matugsor, alam niyo yung mga kwento ako, di ko alam. So, sa church mismo may nag-aaway. So, dahil magkakapatid kayo, ano dapat yung gustuhin, kahit ayaw nyo? Gusto nyo, huwag kayong maging close, pero at least huwag kayong mag-aaway, di ba? May kapayapaan at least. So, ganun yung mga kapatid nyo, hindi nyo pinili yan. Sino ka-close yung mga kapatid nyo? Ito mo, magka-close kayo, di ba? Maganda yan, maintain nyo yan, di ba? Di rin? Bakit? Maganda, close kayo, magkakapatid. Amen? Amen. Dati si Rachel at si Jackie, hindi mo pag-iwalay. Diba? Sino magka-close dito? Magka-close pa kayo? Ayan, si Juliana pala, may hapon. Okay. Ha? Ate mo, kumusta? Close pa kayo? Close pa kayo? Maganda yung close kayo. Amen? At least, huwag kayong away. Pero yun nga, sasabi ko dito, desire nyo yung magandang bagay sa mga magkakapatid, maganda, close. At least, huwag namang nag-aaway. Amen? So, napag-usapan natin. Sabi nito yung desire, anong sabihin ng desire? Kasi po yun, ang title talaga nito is desire the right things. Ang subtitle is aligning our desires with the Lord's. Ano ba ang gusto ng Diyos? Dapat yun din ang gusto natin. Sinabing desire, inclination to want things. Pag sinabing want, gusto mo, di ba? Especially, meron dito magandang definition. Sabi, the feeling of that accompanies an unsatisfied state. Ulit nyo, ha? The feeling that accompanies an unsatisfied state. Sa Tagalog, yung ito yung ramdam mo ba?
na parang kulang ka. Kaya mo gusto yun kasi pag wala yun, parang hindi ka kompleto. Diba? So kaya kaya gusto mo yun. Nasabi kanina, sabi niyo, mga gusto niyo, diba? Bakit gusto mo ng mabuting, magandang buhay? Kasi sa ngayon siguro, hindi palagay mo, hindi magandang buhay mo, di ba? At gusto mo ng maayos na asawa kasi ang wala ka doon. Tsaka normal yan, ha? Kaya lagi sinasabi sa mga kabataan, later kailangan nyo ng asawa, hindi yan problema kung maayos kayong tao. Amen. Gugustuhin din kayo ibang tao pag maayos kayong tao, di ba? Eh kung ikaw yung tao hindi desirable, masungit ka, malangmura ka, tamad ka, gugustuhin ka pa ibang tao, ang layo mo pa lang, ay nakita ko na siya, no? Alis na ako. Asamahin ka pa na, so lalo hindi, di ba? So, sinabing desire, gusto ka, gusto mo. Okay, so yun nga, sample natin sa mga, sa buhay muna ng mga unbeliever. Okay, yung iba na banggit nyo, gusto rin yan ng mga unbeliever, di ba? Hindi ko na tinanong yung mga spiritual, ha? Pero yung unbeliever, ano gusto niya lagi? Pera. Okay, regardless kung paano, ninakaw yun, ang daya. Basta pera, dati pera. Ano pa? Well, fame, popularity, yung iba kahit kalokohan, basta sumigat na, mag-iisip ng kalokohan, di ba? Ano pa, yung mga kamunduan? Health. Ha? Health. Health. Okay, gusto na, sobrang lakas nila. Kaya takot na takot sa virus. Di ba? Ano ba natin? Success. Ano ba? Titingalan, wow! Kilala niyo ba yan? Sigat na sigat yan. Yan ay magaling, yung ganyan. So iba doon, di masama. Kaso pag nasobra puro yun, yun ang problema. So sa mga believer, dapat, ano dapat yung ginagusto natin? Na minsan di natin gusto. Pero kailangan natin gustuhin. Ano yan? Mag-aral. Okay, doon tayo nag-aral tayo. Mamaya, doon tayo mag-focus sa aral, sa Bible. Iba sa atin, di ba? Kinakabisado yung Bible. Saya. Kaso mahirap yun. Kaya minsan, nag-aaral. Mas no, pwede mo next week na lang. Matawa, di ba? Yung wish natin, hindi na natuloy. Okay, next ano na yan? Next. Nakag-usapan natin. Fellowship. Sabi nga, nabanggit ko kanina sa inyo, baka iba dito, hindi mo gusto yung member dito. Pero, kailangan mo gustuin. Kasi pagkapatid mo sa Panginoon, kailangan maayos ang relationship. Yung Bible, yun din. Kasi sabi, sinasabi sa Bible, hindi mo gusto. Ayaw mo pag-usapan. Yung ba yan? Kahit yung mga ibang pastor, gano'n. Pag-entire sa akin, pag-usapan kasi nag-aaway na eh. Okay, and then yung church, especially, yung gusto ko actually yung focus dito yung church. Isa't ayaw mo church kasi may ibang gusto. Gusto matulog, gusto maglaro, gusto mag-aral, okay naman yung mag-aral. Kaso, may oras dyan, amen? So, yan yung mga gusto natin at dapat natin gusto na yun ngayon. Haba ito. Kailangan maintindihan natin na may mga iba't ibang klase ng desire na gusto natin at kung hahanapin natin sa Bible. Sa Bible lang tayo. Yung New Testament lang actually kasi napakarami. So ano yung mga types ng desire? So number one, naman ang hindi ko na sort. Anyway, may mga unang type is dalawa lang yung hinati natin, ha? Main category natin, negative tsaka positive. So may ginugusto ka na masama. Okay? May ginugusto ka na tama, maayos. Mag-umpisa tayo muna sa negative. According to the Bible, sa Luke 17:22, sabi doon, and he said unto the disciples, 17:22, pakibasa, ready, go. And he said unto the disciples, the days will come, when he shall desire to see one of the days of the Son of Man, and he shall not see it. Ano ba yung gusto nila? One of the days of the Son of Man. Ano ba yung days of the Son of Man? Marami kasi yung wedding success, di ba? Pag ang Panginoon ay naghari na, gusto mo makita yung kung saan mo maghahari yung Panginoon. Eh, kalabang ka ng Diyos, hindi mo gusto makita yun. Pero yung mga may, alam mo, may rewards ka. Panginoon ang maghahari, ikaw yung mga tutulong ka sa Panginoon. Gusto mo makita yun, di ba?
Kaya sabi dito, ye shall not see it. May mga tao, nagugustuhin nila yon, kaya hindi nila makikita. So maganda yung gustuhin mo yung magandang bagay, kaso hindi yung makikita, anong ibig sabihin natin? Para sa iba, unang klase ng negative natin is yung too late. Okay, gusto mo na dati, dapat mong gustuhin ngayon. Ngayon mo na gustuhin, yung mag-church, yung matuto ng salita ng Diyos, nabisaduhin yan, para maghari yung Panginoon sa iyo, sa buhay mo, at mga kamag-anak mo. Iba kaya hindi naliligtas yung kamag-anak natin kasi kulang ka sa panalangin, kulang ka rin sa knowledge minsan. Hindi mo ma-share yung salita ng Diyos sa kanila kasi mahirap, di ba? Mahirap naman talaga, pwede mong tawagin yung ibang tao. Basta tawagin mo, punta mo yung ayat ang itsura niya. Okay, pero minsan, kulang tayo sa pananampalataya. Diba? Kaya, kahit minsan, magusto mo yung magandang bagay, kaso huli na. Mahuhuli na sa iyo. Amen? Kaya, unang klase na negative, ha? Maganda, gusto mo yan, pero saka na. Eh, huli na. Nahuli na sa iyo. Paano ka kayo? Diba? Ito, mga batang to, sana ngayon pala maging, ano, i-design nila yung salita ng Diyos. Basta hindi ko maintindihan, umpisaan mo ngayon. Unti-unti lang. At least, ma-attend ka, makinig ka, sumunod ka, yung ibang naintindihan mo, di ba naintindihan lahat, pero naintindihan mo, mag-pray ka, umattend ka, basahin mo yung kaya mong basahin. Ayaw mo ba yun? Kaya mo yun, may kaya ka lagi, may pag-uumpisa ka lagi. Amen? So, iwasan natin yung gustong-gusto mo na, kaso nahuli ka na. Okay, number two. Ito nabanggit kanina, sabi sa Luke. Sorry, sa James. Klase ng desire. Negative earthly wealth. No? Sabi dito, you lust and have not, you kill and desire to have, and cannot obtain. You fight and war, yet you have not because you ask not. Napansin niyo dito, sinasabi niya dito, gusto mo naman talaga, for example, yung iba, na gusto niyo umaman, masama bang magkaroon ng pera? Eh, ang mundo pa na natin, di ba? Train. Kailangan mo yan. Gusto mo naman magkaroon ng gumawa ng mabuti, katulad natin, salamat sa Panginoon, kaya tayo sa sasakyan. Wala tayo sa sasakyan, mahirap magsundo, di ba? So, pero, kailangan mo ng sasakyan, gusto mo gumawa ng mabuti, maganda rin may sakyan, may pera ka rin dapat, di ba? So maganda yan, eh, kaso ang problema dito, sinasabi dito, ye lust and ye have not, gusto mo, pero di ka na magkaroon. Umapatay ka, gusto mo yan, di mo nang makuha. Nakikipag-away ka pa, nakikipag-gera ka, gusto mo nang malaki teritoryo. Kahit yung kasama ka mag-anak lang, sa bahay, di ba? Inahati yung bahay, magkapatid, mag-away ka dyan. Iba naman, pinapanood namin last time sa documentary si Alexander. Ngayon, ang lawang na dami ng pangkero niya. Hindi, meron pa akong nabalitaan dun eh. Hindi pa nga nakita eh. May nabalitaan lang doon, meron doon maganda. Sakupin din natin. Gusto ng gusto, pero hindi sila magkaroon kasi sabi nito, you ask not. Hindi mo hiningi sa Diyos, kung makamtan mo man yan, ninakaw mo yan, hindi mo ma-enjoy yan. Amen? Nakikinig ba? Yun ang problema dyan. Kaya sabi dito, negative yan pag gusto mo puro pera lang, for the sake of pera. Ano gagawin mo dyan? Pag meron ka na nga, kaya naasal tayo sa mga iba, bakasyon ng bakasyon, okay naman yung kasi nakalimutan ng Panginoon. Magbabakasyon, linggo. Diba, ano yung pinayoritize mo doon? Diba? Kaya naman, Sabado ng gabi, magpupuyat. Ba't wala si Ginto? Eh, napuyat po eh. Sa kaya na po ito sa paglilingkod sa Diyos? Mabuti kung gano'n, pero hindi pa rin eh. Ayon, kahapon, pagod na pagod kami. Hindi pahinga lang, paglinggo, gising ulit ang maaga. Planado na yun, amen? So masama yung puro baka mundo lang. Ito, medyo matin dito sa Ephesians 2. Ano pa yung mga masamang desire? At yung mga negative na desire, una, nahuli na. Pangalawa, puro kayamanan lang. Ay, basa kayo naman. Ready, go. Among whom also we all have our conversation in times past in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Sinabing children of wrath, talagang galitan Diyos sa'yo. Amen?
So, ano siya sabing lust of the flesh, fulfilling the desires of the flesh. Ano ba gusto ng flesh? Pag iyong mga bata, pag hindi mo pinalo yan, hindi mo tinuruan, ano yung gusto ng mga bata? Gusto ko, may mapera, kunwari. Gusto ko, araw-araw, ice cream. Ate, gusto ko dati yan eh. Wala nang kani, walang gulay, di ba? Puro, ba't sabay-sabay na mga nagsiyar na naman? Ayun, pag-uusapan natin eh. Ano mga gusto ng mga bata? Yan, laro! Hanggang Lunes hanggang Linggo, laro. Pagkagising, laro. Matutulog na, pinapatulog na, laro pa rin. Ano ba yun, mga bata? Wala ka na natutunan nun, puro laro. Yan ang desire ng flesh. Pag tumanda ka na, ayaw mo na ng ibang laro. Ayaw mo na maglaro ng domino, ayaw mo na ng chess. Anong gusto mo? Iba na lalaroin mo niyan. Diba? Ano? Online games. Online games na, pag nagsawa na rin. Kasi nagsawa pa rin naman tayo, kasi nagsiship. Diba? Kaya yung mga batang hindi na sabihan, hindi na turuan, yan, pag nagdadalaga na, bibinata na, lalandi na yan. Amen? Kasi sabi dito, yung desires, the lust of the flesh. Alam niyo na ba yan? Naintindihan mo na yan? Lust of the flesh. Pati ibang tao, lalandi. Nakapanood pa kayo na malalandi sa TV. Ano yung sabihin ng lalandi? Positive ba yun? Negative? Negative yun, kaya nga, di ba? Kasi sila hindi na sabihin landi yun, pero minsan tinatawaran na yan, landi. Negative yun, ano yung sabihin nun? Diba, katulad yung boyfriend-boyfriend na bata pa, wala pang trabaho, hindi mo palang magandaan yan, hindi mo palang gagawin mo. Ano ba ang buhay, hindi mo pa nga alam? Kanina, tinatanong mo marami sa inyo, anong gusto mo sa buhay, hindi mo pa nga masagot. Mas gusto mo, boyfriend ka na, girlfriend ka na. Kahit sa church, ganun. May sabi dito, again, hindi yan ano ha, normal yan sa tao, again, hindi lang normal yung mga bakla, yun hindi normal. Gusto mo, lalaki, lalaki ka. Pero kung normal to in a way na talagang pinagdadaanan natin to, kaya kasi sabi dito ni Paul, na siya yan eh. Ganun din ako dati. Pero masama yan, amen? Hindi lahat ng binugusto mo, mabuti. Yung iba, masama. Kaya ka, ano yan, pag gusto, mga gusto. Hindi mo inaalam kung tama yung mali. Masama yun. Amen? Ito, mas malala. Palala ito ng palala, actually. Nasa negative pa lang tayo. Sa Revelation, meron nilang gustong kaya magbasa. Sino yung muli nagbasa? Kayo, ako na lang. Ha? Sabi dito, ito, in those days, pag hinusga na sila ng Diyos, yung mga tao daw, sabi, they shall seek death and shall not find it and desire to die. And death shall not flee from death. So may mga kilala ba yung gusto nung pangamatay? Madami sa Korea daw, number one yan. Nalalandi rin kasi yung mga yan. Tsaka umaman sila ng ambilis nila umaman. Inaaral ko rin yung Korea. Kasi nga parang nung matapos ng gera, sinuporta sila ng Amerikano. Parang ginawa sila experiment eh. Kung binigay lahat ng kailangan nila, tinuro sa kanila lahat ng kailangan nila, ang bilis ng pagyaman nila. So yung mga bata hindi makasabay. Yung iba, at least yung Amerika, kahit paano, bagay niya, unti-unti, na-establish sila, yung bansa nila, at least na-saturate na salita ng Diyos, bago sila umaman. Bago sila magpala. Yung Korean, bilis. Parang isang generation lang yan, after ng Korean War, World War II, ganyan yan, yung Japan, Korea. So namin, hindi nila maintindihan pang success, pang hindi sila success, yung Japan, ganun din. Ang dami nagpapakamatay. Sino gusto mong pakamatay dito? Hindi, mga post yung kung saan nyo may nauuwi. Okay, maate ha, yung mga... Yung iba ka, hindi naman tayo kayamanan eh. Especially daw yung mayama, konting sakit lang, konting paghihirap lang, gusto mong pakamatay. Negative, amen? Amen. Gusto mong mamatay, ano ba yun? Eh, nasabi dito, gusto nilang matay, kaso pinuhusgan nga sila ng Diyos, hindi sila matay. Pero yun ang number one, makilala naman ito, 1, 2, 3, 4. Self-hurt. Amen? Gusto nilang saktan yung sarili nila.
Malala to. Hoy, kayo, pag kayo, mare, di kayo nakikinig, di ba? Tapos nasira yung buhay nyo. Marami dyan, gusto nang pakamatay. Di ba, magnanakaw. Naku, habulin tayo ng pulis, bahala na. Mapatay, patay. Mga ganun, ba't sila ang lakas ng loob? Kasi wala silang pakialam sa buhay nila eh. Iba, nagdadrags. Ano ba ito? Pag nahuli tayo, pulok tayo. Wala nang pakialam sa buhay. Sige, drugs. Hindi ka man mahuli, sira yung buhay mo, sira yung katawan mo. Gusto niyang ganun? Dito nga rin, parang Dito nga si Rick. Bilis, bilis. Para ano tayo? Dito, dito. Rick, dito si... May nakamulit? Wala. Jeff, dito nga. Yan. Jeff, may nakamulit dyan? Meron pa si Maros. Joshua. Dito nga, dito nga. Pagbigay ni Blood. Nawawala ng ano yung mensahe pag di kayo nakikinig eh. Lala nito, pag ikaw daw, yung kalagayan ng buhay mo, sobrang sama na. Yung Diyos galit sa'yo, gusto mo lang mamatay. By the way, mga bakla, ganyan yan ha. Karamihan daw sa mga nagpapakamatay, mga bakla rin. Bakit ganun? Kasi wala na silang pangit ang future nila eh. Wala magpamahal sa'yo, di ba? Mamahalin ka ba ng lalaki, lalaki ka? Lulokohan lang kayo. Tapos mamaya, hiwalay na naman, lokohan na naman. Ganun yun. Kaya sa atin ko, in turn, masalimuot. Masalimuot ang buhay niya mo. Kaya ang gagawa nila, papakamatay na lang. So kahit iba, hindi naman bakla, pero ang pangit ng buhay, di ba? May problema, may sakit, ang sakit dito, tapos iwanan ka, magkagalit, wala nang mamahal sa'yo. Ano gagawin mo na? Iba, papakamatay. Masamahin na, huwag yung gagawin. Pero, nasabi ko lang dito, sobrang lala. Isa ng mga tao, pag napabayaan nila yung buhay nila, kasi hindi nila ginusto yung dapat nilang gustuin, yung gusto ng Diyos sa kanila, ito yung gusto ng Diyos, mag-church ka, makinig ka, matuto ka, salita ng Diyos, dito pumunta. Kala ito yung gusto ko eh. Mapapasama pala sila. Kaya nangyayari yan, mga bata, huwag kayong, hindi naman natatotoo yun, kaya nga sinasabi ko sa'yo eh. Nangyayari yan. So, ito yung pinaka-second to the... Dito pala na ano yung iba, no? Dito na sunod-sunod, sorry. Dito muna tayo sa... Hindi pa masyadong malala. Balikan natin yung mga false religious practice. Ano sabi ng false religious practice? Kala nila, mga Diyos sila. Yung ginagawa nila, hindi pala gusto ng Diyos. Masama nun, di ba? Akala mo, malapit ka sa Diyos, tapos hindi naman pala, baliktad. Kasabi dito sa Galatians. Dami natin yung Bible ngayon, no? Actually, last week, nakalimutan ko lang. Dami kong ano eh. Excited lang ako. Ay, ito, may mga tao daw na ganito, ha? As many as desire to make a fair show in the flesh, they constrain you to be circumcised only lest they should suffer the persecution of the cross of Christ. So, may mga tao daw na ito pa, but neither they themselves who are circumcised keep the law, but desire to have you circumcised that they may glory in your flesh. So ganito po yan. Ang mga Kristiyano, hindi kailangan magpatuli. Okay, nauso lang yan kay Abraham. Yun ay simbolo lang ng kanyang pananampalataya sa Diyos. So tayo, hindi tayo pinipilit yan, di ba? Kaya itong mga panahon ni Paul, pinipilit sila. At yung mga Kristiyano, parang pinapasok pa ng mga Hudyo sa kanila, yung, yun yan, magtutuli na yan. Kaya hindi naman kailangan. Okay? And then, balik tayo sa Paul. In Galatians. Sabi dyan, tell me ye that desire to be under the law. Do ye not hear the law? So, sabi kasi ito, may mga ang Kristiyano na umubuhay tayo sa pananampalataya. Yung iba gusto, nagyayabang, eh kami, sumusunod kami sa batas, sumusunod kami sa batas. Kasi sinasabi ni Paul, tinatanong sila, gusto mo bang ma-under ng law. Ibig sabihin, gusto mong ibalik yung sarili mo sa sunod ka na sunod, di mo naintindihan? Sino gusto sumunod dito, di naintindihan?
minsan okay lang sa mga bata, ha? Pero pag ikaw may sarili ka ng utak, ito, matatanda na to si Jamie. Gusto mo ba dinidetalya ka ng nanay mo? Alam mo naman yun, di ba? Yung mga bagay na alam mo na, hindi mo na gustong, o ganito ha, alas 6, nabahay ka na. Ano ba, mag-play ka, ganyan. O, ba't di ka nag-play? Sasabihan ka pa. Gusto mo ikaw na yung makaka-realize nun. Pag matanda kayo, yung ginagawa kang bata, pero itong mga to, gusto pa nila mag-under the law, kasi naloko sila. Okay? So, gusto ko lang dito sabihin, yung isa pa. Isa pang example dito, ganun din actually ito, but now after that you have known God, kilala na lang Diyos, or rather known of God, how turn ye again to the wicked beggar elements, whereunto you desire again to be banished. Pareho lang, no? So kasi yung Galatians, ganun yan. May mga false teacher, tinutuwa sila ng mali. Inalis na nga sila doon Diyos. Kung naligtas kayo, di ba? Ano sinasabi ko sa inyo? Kailangan ng church para maligtas. Hindi naman eh, pero iba, ganun eh, dapat magpatuloy tayo, dapat para maging natakab tayo sa Diyos. Pinapasok yung ibang aral na hindi naman sinabi ng Diyos. Pero gusto nila yun. Sir, tama ba yun? Religious yun. Kaya ibang religion, ganun, kala mo, yayabang eh. Kaya yung mga nagtutulo ng works-based salvation, kailangan magtapat ka sa Diyos, maglipot ka sa Diyos para maligtas ka. Parang ang ganda paking ganun. Pero actually, yabang yun. Kasi pag tinanong mo na, ligtas ka ba? Diba? Oo, kasi katanggap, anong ginawa mo? Nagawa mo ba lahat? Hindi naman yung nagawa. Kasi, ba't i-burden mo yung mata? Nagawin nila natin kung hindi mo nagawa. So ano yan, nag-umpisa mo yun sa mga Pharisee, mga Hudyo, pinasa kayong kahit sa mga Kristiyano. So gusto nila yan, ha? Kaya ito, tandaan nyo ito mga bata, huwag kayong, kaya nakita nyo yung pag-aaral ng salita natin, kasi iniisa-isa natin yan, di ako nainip. Kunwari si Jeff, hindi pa magaling sa theology. Bata pa lang. Basta ano yun. Hindi ako nainginig kasi alam ko lang, i-desire ng mga bata, yung kaya nila, umattend ka lang sa church, mag-ayos ka at least, diba at least tumingin ka sa akin. Kasi may makukuha ka kaysa naman paganyan-ganyan ka. Inalaro mo yung laruan mo. Wala kang makukuha niyan. Amen? Kung gusto ko lang, makinig kayo, alam ko, sigurado ako, may mapupunod kayo. Amen? Amen? So kaya hindi natin kayo pinipilit sa kahit anong bagay. Masabihin lang kayo, church na lang kayo. Gusto na. Ligtas ka ba? Bakit parang din mo gusto mag-church? Ano mas gusto mo? Di ba? Inatapin natin ngayon eh. So number, pangilan na ba to? Hindi ko nasunod yung kahit na, pero basta pang 1, 2, 3, 4. So, sa outline ko talaga dapat 4. Okay? May mga negative na gusto mo. Una, yung mga na-late na, yung mga puro sanlibutan lang, mga talagang earthly desire, yung mga kahalayan pa nga. Yung iba, puro pera. Hindi maganda yan. Labo. Puro labo. Hindi maganda yan. Ito ngayon, religious ka na, kaso mali na yung application mo. Mali din. Yung nabanggit kanina, gusto mong masaktan, gusto mong matay. Mali din. Next, yung selfish. Okay? Ang example na dito, mga spiritual, di ganyan. Sa Mark. Gustong-gusto ni John. At ni... Kita ka pa rin niya? James. James and John. Anong gusto nila? Spiritual to eh. Sabi nila kay Jesus ito. James and John, the son of Zebedee, come to him saying, Master, we would that you should, thou shouldest do for us whatsoever we shall desire. At Tagalog, Lord, gusto mo yung lahat ng gusto namin, bigay mo ha. At hindi, di ba? Sino nagganyan na sa magulang nyo? Hindi kayo napalo. Masyadong demanding itong mga to. Siguro naglingkod sila ng ilang taon. Para mga Kristiyano din, naglingkod ka ng isang linggo. So, sumama ka isang beso winning. Nagkukosyo ka lang kung ano yung position ni pastor. Marami mga ganun eh. Ito si James and John, na-record po ito sa lahat halos ng sa Mark at sa Matthew. Okay, sabi lang dyan, ano ko na lang ha, gusto nilang ibigay ng Diyos na sila ay pag naghari ng Panginoon, gusto nila sa kanan, sa kaliwa sila, gusto nilang mataas ang posisyon. Di ba? Nalala nyo dito, si, meron nga tayong kasama dito dati. Hindi na sabihin ko sino. Kasi maging leader siya.
Diba, si Pastor, asa ko leader ako, ha? Bata pa yun. So, huwag ganyan, negative yan, amen? Huwag kayong selfish. Gusto nyo mag, sige, maghali kayo, yung iba din, isipin nyo rin, diba? Yung sarili nyo lang, ito talaga, nilagay nila yung sarili nila sa taas. Kaya kinorek sila ng Panginoon, Lord, hindi ako maghali nyan. Magsikap kayo, magtapat kayo, ang Diyos ang maglalagay sa inyo, sa lalagay niya, amen? Nangyayari sa Diyos, actually, pansin kayo, ibang mga, ano, gusto nila, sila naman yung bina dito, diba? Pag nakikita nila minsan, kasi siguro yung mga pastor, magpagbina din. Naman gusto ko rin ng ganun, ha? Huwag nyo, hindi sa amen? Amen. Huwag sila natin negative ngayon. Number 6, ano ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, self-aggrandizement. Ano sabihin nun? Ha? Yung sarili nyo yung gusto nyo, ay tataas. Bakit wala yung search? Yan. Sa Luke 20. Gusto nila to? Tama ba yung gusto nila? Sino yung nagbabasa? Kayo na, no? Ready, go. Beware of the scribes which desire to walk in long robes and love greetings in the markets and the highest seats in the synagogues and the chief rooms at feasts. Ano daw yung gusto ng mga scribes and Pharisees? Gusto nila magdamit. Pansinin nyo to, yung mga religion na yung mga damit-damit nila. Si Pastor, naka-Amerikana. Normal lang to sa mga preacher. Lalo sa US. Ay, dito sa atin, magbalamin. May ano ba dito? May something ba kakay ba dito? At tinignan mo ka sa mga, hindi mo alam kung mamahalin to. Mula lang, di ba? Mula lang po sinasabi din sa inyo. Pero pag tingin mo sa malayo, kala mo, mahalin, di ba? Formal, yan na kasi yung look na sa buong sanlibutan, hindi yan ano. Hindi na something na napakamahal, di ba? Pero pansinin niyo yung mga false teacher, ano yung gusto nila? Sino kilala yung false mga religion? Mga pare, number one. Di ba? Ano suot ng mga pare? Hindi magsusuot ng ganito yan, masyadong common to eh. Yung suot nila, talaga sila lang may suot ng ganon, di ba? Ano yun, mga abito tao doon, di ba? Pumunta dito last time yan eh. Binabayaran yun, bibisita lang sa patay. Dadamit yun, di pwedeng nakagalit ko lang si Father. Sino ang gusto nila na gusto nila, itaas yung sarili nila. Sabi dyan, love, greetings in the market. Kasi malayo pa lang kayo, si Father yun. Gusto nila, malayo pa lang, kilala na sila. Yung mga pasto, kala mo, ano lang, dito nila lang soka sa daan, di ba? Pero ibang pasto, dito na yung tinuturo eh. Sabi pasto, ako, di ako nag-short, di ako nag-t-shirt, yung mga ganun pasto. Noon, akala ko tama rin yun eh. Pero hindi naman ang masama yung iba, matama rin yun, mas parang may respeto daw. Pero pag tinitingnan mo itong passage nyo, parang mali. Kasi sinihiwalay mo yung sarili mo sa pangitan ng damit. Eh kung magpakabalan ka sa salita mo, saka sa buhay mo, yun ang okay, amen? Amen. Hindi yung sa damit. So long robe sa mga lalaki yan ha, naka-robe. Kasi pansin na pansin nyo. In love greetings, in the highest seats, in the synagogues. Pag sila, sama ko, upo dyan. Ayoko na. Pag ano sila, hindi sila itataas. Ganun po yung mga yan. So yun na, gusto yan. Ganun, i-relate natin sa mga bata, sa atin. Ano yung mga gusto nyo minsan? Eh dati nga, may nagkatalo dito, di ba? Gusto, sila yung nakaupo, ha? Mali yun. Amen? Yung sinasabi, wala pa kasi tayo masyadong usher eh. Pero pag may asher na taas sa atin, yung gusto mag-asher, subukan nyo nang gawin. Maganda mga asher, maganda pogi. Hindi gusto mag-asher. Apply muna kayo. See you one daw. So huwag kayong ihintayin nyo yung ibang tao itaas kayo dahil sa upuan. Amen? Kahit nasanay ka na dyan, pag pinaupo ka dito, dito kong upo. Amen? Ibig sabihin, hindi mo tinataas yung sarili mo. Eh gusto natin lahat nasa una eh, tapos gusto mo sa likod, ipipilit mo. Amen? Amen? Hindi tama ang desire yun. Okay, so tapusin na lang natin ha, konting minuto. Gutom na ba yan, ay?
So ito kasi matindi, nahaba kasi ito eh. Ito marami tayong verses, alam niyo yung last natin, na desire na negative. Alam niyo ba may mga taong ang gusto nila laban sa Diyos? Tingnan natin sa Mark. Ilit, balik tayo sa Mark. Sabi dito sa 15, anong ginawa kay Jesus? Okay, basa mo. Ready, go. Now at least he released unto them one prisoner whomsoever they desired. Tuloy ito. And there was one named Barabbas, which they found with them that had made insurrection with him, who had committed murder in the insurrection. And the multitude crying aloud began to desire him to do as he had ever done unto them. But Pilate answered them, saying, Will ye that I release unto you the King of the Jews? For he knew that the chief priests had delivered him for ransom. Okay, so kilala niyo ba si Barabbas? Yung pangalan niyang anak ng Barabbas, ha? Si Barabbas, loko-loko! Okay, nagrebelde, magnanakaw pa. Si Jesus, mabuting tao, wala siyang kasalanan niya eh. Pero itong mga to, kasi itong mga Hudyo, galit na galit sa Panginoon. So, ang ginusto nila is against sa Diyos. So, pinili nila yung masama, di ba? Basahin nila sa Acts 3:14, speech ni Peter to. And you desire to, and deny the Holy One and the Just, and desire the murderer to be granted unto you. Ginusto pa nila yung masama kaysa kay Jesus. Pansinin nyo yan, actually nangyayari yan, kaya pinitrace natin yan dito. Minsan, darating sa buhay niya, mga bata. Minsan, mamimili kayo, mag-church ba ako para makilala ko si Jesus? Eh, kaso sabi nung, kung sinong pumipigil sa akin, hanggang Bible. Ang gagawin mo? Diba? Nangyayari yan, every time, every day, sa buhay ng mga Kristiyano. Sabi sa Luke 23, ganun din dito. And he released them unto him. That for sedition and murder was cast into prison. Yung nga si Barabbas. Whom they had desired. But he delivered Jesus to their will. Ito yung ginawa ni Pilato. Alam niya si Jesus, papatayin itong mga to. Sa halip na palayain, wala siyang kasalanan. Yung ginawa niya. Mas ginusto nila yung masama. So sa ating misang ganyan, pag may kaibigan kayo galit kay Jesus, sino bibiliin nyo? Nasa sa inyo yan. Nakita mo yung usapan dito, puro kabastusan na. Tatagal ka pa ba doon? Ayaw sa church. Inaasal yung church ng Panginoon. Gugustuhin mo sumama doon? So nasa inyo yan, pero di pa tayo natapos, nasa negative pala tayo, production pala tayo. Kaya sana may natutunan kayo, men. May mga gusto kayo na hindi tama. Kailangan nyo yung kahit gustong gusto nyo. Kaya huwag nyo gawin yung gusto nyo na batas. Amen? Pag gusto ko, gagawin ko. Loko-loko. Amen? Sinabi nyo na ba yan? Sinabi nyo, pagsisingan nyo yan. Amen? Hindi ganun. May gusto kayong masama, kaya huwag nyo yung gusto nyo. Alamin nyo muna kung tama o mali. Amen? Ngayon, pag-usapan natin mamaya ng hapon. Okay? So, let's pray. Lord, maraming salamat at production pa lang kami. Wala kang gabi. Lord, pray ang mga hapon, Panginoon. Matapos natin yung mensahe. Intindihan, Panginoon namin, na mayroon kami mga gusto na hindi tama. Ano ba yung gusto nyo sa amin? Makita namin ito at gusto yung din namin. Kahit isa din namin gusto. Makita namin ang yung gusto, Panginoon. At ito yung aming gawin. Umpisa. Umpisa lang namin, Panginoon, sa mga little steps. Later, kung gusto yung dinamin ito, Lord, hindi na maitigyan ng iba na maitigyan namin. Yung kagustuhan pala ay superior sa aming kagustuhan. Mas mabuti ito, makakabuti. The long run, Panginoon, sa buhay namin, sa mga anak-anak namin. Ako namin, Panginoon, mga mahal sa buhay, babayan, Panginoon. So, ito po yung gusto yung dinamin, matutunan na, especially sa mga bata, Panginoon. Yung kalulati, in Jesus name, pray. Amen.